So guys, magandang hapon. Welcome back ulit sa ating channel, mga kapanalo. So for today's vlog, magpapalit tayo ng MBR1 radiator. So silipin natin yung kapalo. Ayan. So pag MBR1 yung binili nyo, plug and play lang. Tapos may kasama na siyang radiator cover. So tara, let's go. Install na natin. So pag may binili kayo radiator, kumuha na agad kayo ng 410mm na tools at higpitan nyo itong pinakang parang bleeding nyo. Okay. Tapos, pumunta dito si Pops dahil nasira yung kanyang radiator pan. So, bakit nga ba nasisira agad yung pan? Kasi, masyadong manipis yung radiator natin. May stress si pan. Kumbaga, sa isang taon, dapat yung iaandar ni pan, 1 year pa, 6 months pa lang, na-stress na siya, munda na umanda. Kaya nasira agad. So, papalitan natin ng bago, plug and play din. Ayan. Bali yung pan, ito yung brand nyo. Ito yung nasira na. Okay. So, yung bracket, ang gagawin nyo lang, ililipat nyo lang yung bago pan dito sa pwesto na to. Ayan. Okay. Yung tools, di kayo mahirapan. Masa yung G's. So, 10mm lang yan, yung size. Lagay nyo lang. So, dito, 10mm. So, plug and play siya guys lahat. So, kung nasalpak mga nasalpak, sa madaling sabi, hindi kayo mauumay mag-install. So, pinakabit na natin yung mga cords. Habang mainit pa. Ang pagilid. Kalaban tayo sa araw ah. Bata na natin, pusing pa. So maganda yung fitting niya kung mapapansin niyo. So tamang-tama lang. Nakangat siya, hindi pwedeng nakadikit kasi pag gamigit dito, mabubutas yung radiator natin at tatagas yung kulay. So yung mga rubber galing dito yan, lililipat lang natin dito. So ano yun, tatlo. Ito, lagay na natin. So mag-install dyan ng mga radiator, wala kayong magiging problema pag hindi arawan. Wala kayong katabasin, straight lang na install. Wala pa si Kanor, sir, wala kayo, kahit Kanor. Wala pa si Kanor. Kanor, balik ka na daw. Pura itong rubber ngayon pabalik. Yung rubber, tsagaan nyo lang paglalagay. Hindi mahirap. So yun, ilagay natin yung rubber. May isa pa, sa lower. Oh. So, tapos tayo sa rubber. Let's go. Sagpak na natin sa unit. Ito muna tayo sa part na ito. So, isa na tayo. Lagay natin dito sa taas. Mahaba yung panunuro nila. Mas may oras. Mas may bayad. Yan, saksok nyo lang yung hose, no? Ganun lang. Gusto mo, ha? Yan, tapos yung hose din dito sa taas, ganun lang. So, sobrang plug and play. Tapos, ito na rin natin. Yan. Dito ka tayo sa pinakang clam. Ibitin nyo lang dito. Tapos, yun, mekos-mekos nyo lang dito. Copyright, mekos-mekos. Medyo mahirap ikabit yung clamp kasi mas malaki na yung ano mo. Kasi sala yung binigay yung tingali ko. Sabi ko, flies. Hindi na ko lang. Ayun, Sandy na bukas. Sala yung buta ko. Ayun, ito. Bungos. Ayun, no, flies. O, oh, diba? Mas malaki yung handle, mas may power. Kaya nga, power tools. Power handle. Yeah. Igas na, ano? Ingat, sakit. Mas mataba siya. Kasi purposes na. Kaya mahirapan tayo dito asa. So, that time, lagat na. Kuntil lang is. Ah!
natin tayo sa apat. Saksak na natin yung hose. Diyan na natin. Gawin natin ang pangalit. Nagbabawal natin. Lalangsa. Iyan natin yung usok. Magbasaan dyan. Ang padulas para maipasok. Magasyon. Iyon. Hindi yun ah. Sinagad? Natutmi ka na. So ito, di naman kailangan tatali na kasagad. Pero syempre, siguro na hindi mabunot. Okay, connect natin yung pan. So ito na yung pan sa akin. Okay. So pwede na tayo maglagay ng ulan. Patay ng ulan. So ito. Yan. 900 ml prop nasa. So ito yung dala ni paring yung dadagdagan natin. Para mabase natin kung gano'ng karami naman. Kasi ito, kasya ito. Pero kailangan natin kunin ito para malaman natin kung anong litro siya gano'n. O kaya ilang ml pa lang. Kailangan natin ang literal na kuno. Yung kasakto lang. So, ganito mag-diagnose pag version 3 yung sniper. Kailangan natin on na agad. Siyempre, hanapin natin si Yamaha. Tapos, automatic search engine. Okay. Okay ulit. Yan. Tayo natin. Init, sobra. So, hanap natin yung functional diagnose. Tayo nyo lang. Kung nag-open yan, pupuntahan na natin yung fan relay. So, yan yung TPS, trotter position sensor, 16 yung degree.
So may mga degree yan, dapat na marunong tayo magbasa ng mga degree. So ganun na kailit yung coolant nyo, 80 Celsius na. Okay. So ito na. Yan, papandar natin yung pan. So press okay tayo. Dapat namandar yung pan. Yan, lakas o. Bakit ang mga sa camera. Yan dapat. Gumagana siya kasi palit na yung pan yan. Bago yan. Yan dapat yung pan yan. Pag-atingin ka lang. Okay, so 5 times yung gagana din sa diagnostic course. Tapos antayin natin matapos yun. Then saka natin tanggalin yung diagnostic. So intayin nyo matapos yung function. Bago nyo tanggalin. Pag hindi na gumagana yan, baka tayo. Okay. Okay, back. Patayin natin si motor din, hugot yung diagnostic. So ngayon, hintayin natin yung mandar naman yung pan. Sige. Okay, muna. Hintayin natin. Thanks. Tapos na kanya radiator. Ayan at tama. Marami tayong ginagawa kanina kaya naputol yung video at hindi na natin nakuhaan yung buong detalye. So, may makukuha naman kayo kahit pa paano. At just in case mag-install kayo, meron kayong idea kung paano natin sinasagpak yung radiator. So, medyo mahirap lang talaga install dun. Is yung dalawang plumb niya, medyo nahirapan. Kailangan maganda yung lights na nakuhaan. So guys, yun lang. At maraming salamat. Ingat tayo palagi.